Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi ng tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kaniyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan
Dadakilain ko't pasasalamatan kung makita ito niyong mga dukha. Sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Oon, ako'y yung dinggin, sa panahong yung ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 tilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kaniyang ganito ang ipinasasabi ng guro, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pangpaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw-araw ng ating pakikinig sa Ebanghelyo simula nung Lunes Santo, ngayon ay Miyerkules Santo na tinatawag nating Spy Wednesday. Bakit po Spy Wednesday? Dahil ito ang araw na si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas. Pabigat ng pabigat ang mga pagbasa kung inyo pong masusundan simula ng Lunes Santo hanggang ngayon. Unti-unting bumibigat ang mga sitwasyon. Ngayon naman, tayo ay inihaharap sa ebanghelyong ating narinig sa isang sitwasyong maaaring mahirap nating maunawaan. Para bang bakit sa kabila ng pagsama ng 12 alagad kay Jesus sa kaniyang o sa kanilang karanasang nakasama si Jesus sa lahat ng kaniyang gawain umaga at gabi ay mayroon pa ring magkakanulo sa kaniya? Pwede nating maitanong, meron bang pananampalataya si Judas? Sagutin niyo po sa inyong sarili. Mayroon bang pananampalataya si Judas? Opo, meron. Kaya nga sumunod siya kay Jesus. Naniwala siya sa taong ito. Naniwala siyang ang taong ito ay isang dakilang guro at isang dakilang Panginoon. Pero bakit nawala? Hindi naman ito nawala. Ito lamang ay napalitan. Ano ang pumalit? Money over faith. So pera ang naging dahilan para siya ay magtaksil kay Jesus. Ang lahat po ng ating ginagawa bilang Kristiyano ay nakatuon sa kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Pero sa ating ebanghelyo, the desire for money is a powerful incentive for the decision we make. Lagi nating iisipin, ang pagpili sa kasalanan ay natatapos sa walang kabuluhan. Ang ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin that all our actions have consequences. Matuto po tayo sa karanasan ni Judas kung papaanong ipinagkanulo niya ang Diyos na nagbigay sa kaniya ng promise na magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng sumunod sa kaniya. Pero ito ay kaniyang sinayang at ito ay kaniyang hindi pinanindigan. Sa pagsama po natin sa mga panahong ito sa ating Poong Jesus Nazareno, tingnan natin kung ano ang mas matimbang, kung ano ang mas mahalaga. Ang pananampalatayang meron tayo o ang pagmamahal natin sa mga bagay na nawawala. Hindi po masama ang material things. Hindi po masama
ang pera, nagiging masama lang ito kapag ito ay ginamit natin sa hindi magandang kabuluhan. Ang ebanghelyo ngayon ay desisyon ng pagpili kung kaya ba nating ipagkanulo ang Diyos sa maliit na halaga. Ang ebanghelyo ngayon ay tahasang ipinamumukha sa ating lahat na kailanman ang bagay na material, lalo na ang pera, ay hindi makapagdadala sa kaligtasan. Hindi natin mabibili ang kaligtasan. Hindi natin mababayaran kahit na ang 1,000 ama namin kung ang kaluluwa mo ay nakasanla na sa dyablo sa una pa lang. Kaya nga po tayo ay mayroong mahal na araw upang tumigil sumandali at tingnan kung ano ang mahalaga sa ating buhay. Huwag nating ipagpalit ang Diyos sa napakaliit na halaga katumbas ng kaniyang pangako ng buhay na walang hanggan. Bilang tayo ay sumusunod sa Diyos, bilang tayo ay naglalakbay kasama ng Poong Jesus Nazareno, isipin din natin sa araw-araw na magbawas ng mga bagay na pwede nating magamit upang ipagkanulo ang Diyos sa ating buhay. Kahit na po salat, kahit na po walang-wala, pero mayroon kang pananampalataya, ang Diyos pa rin ang ating daratnan sa kaduluhan ng ating paglalakbay. Sana po sa mga susunod na araw, ang Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, tayo ay manatiling nakikinig at nagninilay sa kaniyang mga salita upang sa pagdating ng pagkabuhay na ating inaalala, tayo rin ay maging tao at maging panibagong nilalang sa paningin at sa pag-ibig ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapagligtas na gawain ni Kristo na kaniyang lingkod. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarong ang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin sa nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot at katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat na nagdurusa, naway makaranas na nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ang katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating sinusundan hanggang katapusan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa kasalanan.